Yo, what's up mga kapalikero, mga kapadyak at mga kasiklista. Welcome back to my channel. Meron tayong ginagawang video na mahalaga para sa ating mga siklista at sa ating mga ibang motorista. Malalaman niyo yan after this short intro. Let's go! Mag-iikot-ikot tayo ngayon sa lugar na may mga bike lane at magtatanong-tanong tayo sa mga enforcer. Guys, tatlo lang ang itatanong natin sa enforcer. Una, ano nga ba ang bike lane? Pangalawa, para saan nga ba ang bike lane? Pangatlo, ano nga ba ang kahalagahan ng bike lane sa ating mga siklista at sa ating mga kasamahang motorista? Okay guys, samahan nyo ako. Let's go! Dito tayo para magtatanong tayo sa mga ilang enforcer tungkol sa bike lane. Okay, bisa natin pagkatanong muna kay Sir Labagis. Tama po ba, Sir? Sir, parang ano po sa kaalaman ng ating mga munting siklista? Tatanong ko lang po talaga, Sir, kung ano po ba ang bike lane, para saan po ba ang bike lane, at kung ano po ba ang kahalagahan ng bike lane sa aming mga siklista? Ang bike lane natin is para sa bike lang. Ang bike lane ay para sa mga babike lang. Dahil sa panahon ngayon, ang marami na talaga nagbike ngayon. Ang nagbabike ngayon, nahirap na kung pagsaray. At sa hirap ng traffic ngayon, para naman sa mga natin, sa bike lane natin. Ang motorista naman, ay pwede silang humirap na nga ng linya sa bike lane. And, lalo pa sila, hindi sila bike lane. Bilang harangan, para hindi sila mga disgrasya sa bike lane o hindi nila mga disgrasya ang mga siklista. Kasi ba nasa bike lane ng isang siklista tapos may motor sa likod, tama po ba na binubusinahan po nila yung siklista na nasa bike lane? Yan ang pagkakamali ng mga mga hindi nila pwedeng businahan ng siklista kasi nangihiram lang sila sa linya ng siklista. Totally, pag mag-overtake sila, pwede sila mahirap dyan. Pero, lalabas sila dyan. Ano po pala ibig sabihin ng mga double arrow sa bike lane? Di ba, ano po yan, share a road po yan, pwedeng dumaan ang ibang mga motorista? Pwede, pwede. Pero hindi sila pwedeng magtagal. Yes, yes. Tulad na sinabi niyo po kanina. Okay. So, tama po sir na share a road po talaga. Yes. Pero, pagdating sa intersection, pag naka-stop ang traffic light, bawal nilang harangan ng bike lane. Okay. Okay, sir. Okay. Sir, marami salamat po, sir. Okay. Okay, sir. Okay, thank you. Alright, guys. Okay, samahan nyo ulit ako. Mag-interview pa tayo ng iba. Let's go! Dito po tayo ulit sa Mandaluyong, guys, mga kapalikero, kapadyak at mga kasiklista, upang tanongin ang ilang enforcer tungkol sa bike lane. Okay, natanong natin si Sir Canilao. Siyempre, ang bike lane, kailangan klase ng bike lane para sa bike lane. Ibig sabihin, ang mga nakamotor, hindi pwede dumaan sa mga daanan ng bike. Ang mga nakabike. Apa. Para rin sa mga nakabike yan, safety nila. Apa. Para hindi sila matitigilan. Yes, ma. At dadalhin mo sila pang-tumadaan ng mga nakabike. Ito naman. Apa. Ito nga lang, once talagang oras na ng mga nandiyan ng mga nakabike, bawal. Pag marami ng ano, pag rush hour na po. Nabawalan talaga din namin yan, mga 4 wheels na yan. Apa. Aarangan ng daanan ng mga nakabike. Hindi namin talaga pinapagawa. Para nga sa mga nakabike lang. Okay. Sige sir, maraming salamat po sir. Alright, thank you pa. So, thank you mga nakabike dyan. Ngayon, hindi pwede sila alam ng 4-inch dyan. Kaya na ginawa yung bike lane para sa bike lane. Okay pa. So, okay naman po naman, di ba sir? Hindi nyo naman po hinuhuli ang mga motorcycle rider natin o mga 4 wheels. Kung ang bike lane, pwede siya tumaan kung wala naman talaga, kung maluwag ang traffic, di ba? Kung maluwag ang kalsada. Pwede siya pag nakahinto. Pag nakahinto, opo po yun. Yung naka-obstruction na po kasi yun, tama po ba? Okay. Okay sir, salamat po sir. Para sa kaalaman din natin mga siklista. Okay, thank you sir. Okay. Bike lane is exclusive lang. Hindi, para sa mga nagbibisikleta lang po. Ano po ba ang mangyayari pag dinaanan ng mga ibang motorista? So, may tinatawag din na share the road para sa bike lane. Yung po yung bike lane na wala pang harang, open. Yung po tinatawag na share the road. Apa?
Pero pag may mga haro no, may mga trap, may mga bollard na po, explosive lang po talaga para sa mga bike lane yun. So basta pag may pumasok doon na motorcycle, hinuhuli yun. Pag walang enforcer po, may mga non-contact po tayo na pinatawag. Pag walang ano, pag walang harang, okay siya, share the road siya ha, share the road. Okay sir. Okay sir. May explosive lang talaga pag may harang, yun talaga, bawal pasukan yun. Okay sir. Kasi talaga hinarangan na yun, talaga para di makapasok, di ba? Apo sir. Kapag pinasok pa rin ng motorcycle yun, yun na yung bawal, talaga. Okay sir, sige po, salamat sir. Sir. Ano po ba sa palagay niyo po ang bike lane? Ang bike lane po natin sir ay para po yan sa tulad po sabi sa mga cyclista po. Para po yan sa mga mapasok araw-araw sa trabaho para hindi po sila matraffic. Ano po ba ibig sabihin ng double arrow? Di ba po ba yan po bang share the road? So, meron po kaming tinatawag na share the road pag masyadong matraffic. Okay pero ba? Kasi pag dito po, hinuhuli po talaga namin yung dumadaan sa mga bike lane. Kasi po, yan po yung mga nagbebisikleta. Sila po yung mga walang protection sa katawan. Yeah, tama po. Yan po ay bakit yung masagi po lang po, maaari po silang ma-injure. Yan kaya ka po ba, nagbabawal namin yung mga maharap sa bike lane natin. Okay. Yan kasi karamihan po na aksidente po natin yung mga nabibisikleta po. Okay po. Marami na pong namamatay dyan. Nahagip po ng mga gulong na ano. At yan. Yes po. Yan. Okay sir. Thank you po sir. Maraming na salamat po. Salamat sir. Okay. Alright mga kapadyak, mga kasiklista at mga kapalikero. Natapos na natin yung pag-ikot-ikot at pagtanong-tanong sa mga enforcer tungkol sa bike lane. So nalaman na natin kung ano talaga ang kahalagahan ng bike lane sa ating mga siklista. Pinapaalam ko lang po sa ating mga kaibigan motorista at sa mga kaibigan natin mga motorcycle rider na ang video na to ay hindi para sa kasiraan po natin. Kundi, ginawa ko po itong video na to para malaman po natin kung ano ang kahalagahan ng bike lane sa bawat isa sa atin. So, makikita nyo naman po sa video kung ano yung mga sinasagot sa atin ng mga traffic enforcer, mga MMDA, sa mga na-interview natin. So guys, peace po tayo sa mga motorista at sa mga motorcycle riders. Kaligtasan po natin ang hangad ko kung bakit ko ginawa ang video na to guys. Okay, salamat guys, salamat po sa mga sumusuporta sa channel ko at sa mga walang sawang panonood ng video ko. Okay guys, maraming salamat. Bye. See you.